Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? No? At muli, ito po si Tokis ni Pidol. Nagbabalik upang magbigay po ng opinion, komento at reaction dito po sa isang mainit na topic, no, na kung saan lalong na-triggered, no, umaalma po ang mga dilawan dahil po doon sa ipinanukalang batas ni Negros Oriental Representative 3rd District Arnulfo Teves Jr. na naglalayong palitan ang pangalan ng ating international airport na Ninoy Aquino to Ferdinand Edralin Marcos International Airport. Marami po umaalma dyan, no? Marami pong mga dilawan na naggagalaiti, no? Huwag daw pakialaman. At eto nga yung isang kanilang padrino na ngayon na hindi na po siya senador, ngayon isang ordinary citizen, no? Attorney na lang ang tawag sa kanya, at may bitaw po siya ng statement kahapon. Ang tinutukoy po natin ay walang iba kundi si Franklin Drilon. Ito po ang sabi niya. Yun? Mabasahin lang natin ito sa inquirer.net. I would like to believe that the incoming 19th Congress has more urgent things to do than to rename an airport, such as how to arrest inflation and address the surging oil prices. This obvious attempt for ingratiation is actually disfavoring to President Marcos Jr. It will not augur well with the call for unity of the Marcos administration. Leave NAIA alone. Ayun po ang sabi niya. Leave NAIA alone. Bakit nga ba leave NAIA na alone? No, ito pa ang karagdagang sinabi ni Franklin Drilon. Any proposal to rename NAIA will always be seen as political and divisive. Really? This obvious attempt for ingratiation is actually a disfavor to President Marcos Jr. It will not augur well with the call for unity of the Marcos administration. Naulit lang. Ang idinagdag lang dito ng News 5 is to be seen as political and divisive. No, talagang ayaw nilang papalitan ang pangalan ng NAIA to Ferdinand E. Marcos. Kasi nga po naman, eh, mga anti-Marcos ang mga hindot na ito. Etong si Drilon, alam nyo naman, eh, malakas po yan sumipsip sa mga Aquinos, sa mga Dilaw. Leader din po yan ng Dilaw. No, anything na tatanggalin ang pangalan na Ninoy Aquino, o makaya may magsabi magpanukala din na tanggalin lahat ang rebulto ng mga Aquino, tiyak isa yan sa aalma. Tingnan nyo, sinasabi niya na political and divisive. Unang-una, paano mo nasabing political? Diba? Paano mo nasabing divisive? Sino ba ang nagso ng divisiveness o pagkawatak-watak ng ating bansa at ng mga Pilipino? Di ba kayo? Sino? Maalala ninyo, mga kababayan, bakit nagkaroon ng martial law? Bakit nagkaroon ng CPP, NPA, NDF? Dahil po sa ambisyon ng mga taong ito na tulad ni Ninoy Aquino na nais niyang maging pangulo o leader ng bansa that time. Pero wala po siyang chance na nakikita na manalo siya dahil malakas po ang kanyang katunggali sa politika na si Ferdinand Edralin Marcos. Ano ginawa niya? Nakikilaborate siya kay Balweg na isang MPA. Itinatag nila ni Joma Season ang CPP
What do you mean by CPP? Communist Party of the Philippines. And they try to topple the presidency or the government of Ferdinand Edralin Marcos. Gumawa po sila ng mga karumaldumal na, alam nyo na, kasamaan, mga kagaguhan sa bansa noon. That's why, no, the late President Marcos declared martial law. May anarchy na po sa bansa dahil gusto po ng grupo ni Ninoy Aquino, Jose Maria Sison, at si Balueg na isang pare na gawing Communist Party o Communist form of government ang ating bansa. Di po ba? Nahuli si Ninoy Aquino at yung iba niyang mga kasama. They were tried for treason. Dapat po yan firing squad, mga kababayan. Pero ano, binuhay sila ng yumaong Ferdinand Marcos. May awa pa ang matandang Marcos sa kanila. Biruin nyo, hindi yan sinabi ng mga kakampi nitong mga dilaw. Hindi yan sinabi ng mga historian noon, noong 1986. Bakit? Kasi ang gusto nila, maging hero si Ninoy na kung saan namatay dyan sa tarmac ng Manila International noong 1983. Doon po siya namatay. Binaril daw po siya doon. So ang tanong, nung pinalitan ninyo Drilon, no, ng mga kakampi mo ang pangalan ng MIA o Manila International Airport to Ninoy Aquino International Airport with, ha, ito po mga kababayan, yung RA, ito po, nasabi ko na to sa vlog ko kahapon, no? Republic Act number 6639, December 10, 1987, and act renaming the Manila International Airport as the Ninoy Aquino International Airport. Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the Philippines in Congress, the 8th Congress, 1987 po. Dalawang section lang, ulitin ko. The name of the MIA is hereby changed, napalitan na, to Ninoy Aquino International Airport. This act shall take effect upon its approval. Note, asterisk, enacted without executive approval, November 27, 1987. Without the signature of that current president, and who is she? Corazon Aquino. Pinalitan po nila. O di ba politika lang dating yan? Ni wala kayong reason, wala kayong legitimate reason para palitan ang pangalan ng MIA. Sinabi nyo lang na dyan namatay si Ninoy. Hero si Ninoy. Kailangan maging pangalan niya, maging simbolo niya yan. Why? Why? Ginawa niyong hero ang isang traitor? Paulit-ulit to, mga kababayan, kayong mga kabataan na hindi alam ito. Marami na pong mga libro ang naglabas ng katotohanan na itong si Ninoy Aquino ay hindi hero. Sila po ang nagsimula ng anarchy o panggugulo sa lehitimong gobyerno ng Pangulong Marcos. Kaya po na-declare ang martial law noong 1972. Ayan, divisiveness, you started it. Inalienate nyo yung mga hindi nyo kakampi. Diba? Ano inatupag nyo? Binago nyo ang history. Ngayon, sasabihin nyo, huwag baguhin ang history. Hindi chismis ang history. It is based on facts, opinions. O diba, opinions, chismis? At sinabi nyo, may bias din. Yes! Ang laki ng bias ng history natin na isinulat ng mga dilawan na kakampi nitong si Drilon. Tapos naggagalaiti sila. Sinasabi nila na disfavor daw sa call for unity ng administration. Pag kayo, okay lang. Maski na walang approval ng executive department. Okay lang, gagawin nyo ang gusto nyo.
Pero pag hindi na kayo ang gumagawa ng ganyan, todo kayo kontra. Ginagamit nyo pa yung call for unity. Eh mas maraming ang tao ngayon, 32 million sa palagay ko, mga kababayan, ang nagnanais na mapalitan na yung pangalan ng may masamang espiritu sa lugar na yan, sa pangalan na yan. Yung NAIA na yan. Di ba, mga kababayan? Nung bago si Pangulong Duterte, anong mga kabalbalan ang nangyari dyan sa NAIA na yan? Malaking perwisyo ang ginawa niyan, hindi lang sa mga kababayan nating domestic helper, sa mga turista. Bakit? Di ba may tanimbala, nawawala ang mga gamit nila, bukas ang mga maleta nila. Naalala nyo ba na binalot pa ng mga plastic ang bag bago lumabas ng bansa dahil sa takot na sila ay taniman ng bala ng mga gunggung dyan? Tapos sasabihin nyo, divisiveness, political, eh selfish ka pala eh. Leave NAIA alone? For what? Remember this, again and again sasabihin natin, Ninoy is not a hero. He is a traitor. Ibinenta niya pa ang Pilipinas sa Malaysia. Ayan ang history. Ngayon ayaw niyong paniwalaan? Nadidibank po kasi ang mga katarantaduhan niyo. Nadibank ang kasinungalingan niyo sa history. Kasi sabi nga nila, history is written by the victors. Yan paulit-ulit pa. Diba? Tama, nung panahon nung 1986 to before 2016, before PRRD administration, kayo ang victorious. Kayo ang sumulat ng history, binago nyo. O ngayon, wala na kayo sa pwesto, iba na ang mga victors, and therefore they will write also their own history. Whether mapalitan yung historyng sinulat nyo, which is dapat lang talagang palitan, para ang history ay hindi bias. It's balance. Diba? Huwag ka nang magsalita ng divisiveness or political. Kasi kami, alam na alam namin na ang kulay ninyong dilaw, kayo yung politically bias. You saw divisiveness. Kaya ngayon, i-rip nyo yan. Diba? Rip what you saw. Tapos, sisisihin mo pa ang Pangulong Bongbong Marcos sa katarantaduhan nyo. Diba? Mga kababayan, itong si Drilon, nagpanukala din to ng batas na gawing holiday ang August 21 para maging tawaging Ninoy Aquino Day. Republic Act number 9256, inaprubahan po yan ni Gloria Macabagal Arroyo. Siya ang current ano niyan eh. Diba? February 25, 2004. So Arroyo is the current president of that time. Ang sumulat po ng bill na yan, Jose de Venecia Jr. and Franklin Drilon. Ginawan nila ng holiday si Ninoy Aquino. For what? So mga kababayan, kung hindi kayo nagtatanong, naniniwala na lang kayo sa mga sinasabi nitong mga dilaw na to, talagang mabubulag kayo. Para kayong isang bilanggo na hinihipnotize ng hinihipnotize. Paulit-ulit na lang ang sinasabi nila na ganito si Ninoy, ganito ang Aquino. Pero ngayon, lumabas po ang katotohanan na dapat palitan niyang airport na yan. Hindi sa pangalan ng Yumaong Marcos, kundi ibalik sa dating pangalan na Manila International Airport. Yun po ang nararapat dyan. Yung mga historian dyan, na tulad ng mga taga De La Salle, no? Marami na pong nagsasabi dyan, hindi daw maganda, palitan yan. Parang si Drilon, it was an error to change it. Unang-una, from the first hand, from the very beginning, it's an error to change it. Nang dahil lang dyan namatay si Ninoy, ginawa niyong pangalan para sa kanya yan. Ano ba ang contribution niya dyan? At ano ang contribution niya sa bansa?
ang itatag ang CPP, MPA, NDF na isang malaking masamang panaginip ng mga magulang na kung saan ang mga anak nila ay nandun sa bundok, nakikibaka ng hindi naman nila alam kung ano ang ipinaglalaban nila. Tapos yung mga leader nila naninirahan sa ibang bansa ang gaganda ng bahay, kumakain ng mahigit sa 3 beses, pero sila gutom sa bundok, nagtatago sa gobyerno. Yung po ba ang contribution ni Ninoy Aquino, ni Joma Sison, ni Father Balueg? Diba? Kaya hindi ako magtatako kung bakit ang ibang mga pare ay mga saborsibo, mga utak rebelde. Di po ba? Imbis na tumulong sila sa bansa, ano? Panggugulo. Panglalason sa isipan ng mga tao. Kayo ba gusto nyo yan? Ganyan? Di ba? Nakakahiya. Wala nang ang nagawa para sa bansa, ngaw-ngaw pa na ngaw-ngaw. Kung ako sa mga mambabatas, tulad ng sinabi ni incoming Senate President Representative Mig Subiri, huwag nang ipalit ang Marcos dyan. Ibalik, ulitin ko mga babayan, ibalik sa original na pangalan, Manila International Airport. Bakit? Kasi ayan po ang alam, ang pagkakakilanlan sa ating international airport ng mga turistang pumupunta dyan. Tulad po ng nasabi ko sa una kong vlog, ni hindi nga po nila alam kung nasaan yung Ninoy Aquino International Airport. Mabuti pa ang Manila, alam nila. Sasabi nila, oh, it's in the Pacific. Ang alam nila sa Manila noon, yan ay ang bansa. Hindi nila alam ang Pilipinas. Pero at least alam nila na nag-e-exist ang Manila na nasa loob ng bansang Pilipinas. Pero yung pangalang Ninoy Aquino, sino? O, kayo po, ano pong masasabi nyo dyan sa sinabi ni Franklin Drilon na live NAIA alone? Remember, Franklin Drilon, hindi na po kayo ang victors. Di po ba? Pwede ka naman maging kontra palagi, pero hanggang kontra ka na lang. So comment down below, open po ang ating comment section. Doon po sa mga hindi pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and that notification bell para ma-inform po kayo sa ating mga bagong video uploads. And paki-like and share na rin po. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.